Yung nga, buti na lang insan, kahit pagod ka sa pag-scout, no? Pag nag-text ako sa'yo, talagang available ka, punta ka doon, kahit yun. Okay. Eh, siyempre, insan. Pag umaga mag-text ka sa akin, mag-chat na, insan, may vlog tayo ngayon sa Rochelle. Talagang, wala. Oh, yung ano, wala talagang, ano, yung trabaho ko, tigil talaga. Kung ano man yung plano ko na mag-scout. Kasi, okay, pagod ka eh. Oo, kasi pagod ka, talagang napunta ko pa rin. Siyempre, insan, ginaganaan ako kasi nga. Kasama ko si Rich. Grabe guys, napaka-consistent. No, napaka-consistent pa rin ni Ruel. Talaga hindi niya inaalis sa bibig niya, sa pati sa puso niya si Rachel. Ang ganda ng sinabi niya doon, guys. Talaga ulitin natin yung portion na to, guys. Wala talagang ano, yung trabaho ko, tigil talaga. Kung ano man yung plano ko na mag-scout. Kasi pagod ka eh. Oo, kasi pagod ka, talaga napunta ko pa rin. Siyempre, insan, ginaganaan ako kasi kasama ko si Rachel. Grabe, talaga nagwawala ang mga Rochelle fans, no? Ganyan kalakas, ganyan kakilig ang Rochelle. That's why, you know, hindi ko makakita ang logic bakit gustong paalisin ang love team, no? Yung mga nagpapaalis sa love team, mga inggit-pikit at mga hindi nag-iisip. Pasensyahan na tayo, pero yun yung masasabi ko. Hindi kayo nag-iisip at inggit-pikit lang kayo sa love team ng Rochelle at syempre ng Edrica. That's why, guys, lagi tayong titingin, no, sa love and charity. Yun ang tingnan natin, hindi yung basta makakomment tayo, no, di ba? Pero para sa akin, guys, the best tong narinig ko. Ulitin natin yung portion na to, guys. Yung trabaho ko, tigil talaga. Kung ano man yung plano ko na mag-scout, kasi pagod ka eh. Oo, kasi kahit pagod ka, talaga napunta ko pa rin. Siyempre, insan, ginaganaan ako kasi nga kasama ko si Rachel. Bakit ba ako yung lang? Ikaw na nga mag-interview dito. Kasi, bali sa huling part ng season 2, bali, sinishare natin yung ating mga experience. So talagang totoo to yun, isa na. Yun masaya. Kasi nga, diba, sabi ni Ruel, hindi, totoo insan. Totoo talaga yung sinabi niya. And then si, makikita nyo dito si, ano, si Rob talagang, yung mukha niya rito, guys, talagang, di ba, sobrang ano, yan o, tingnan nyo, guys, o, yan ang itsura ng isang taong kinikilig na walang halong chemical. Agree ba kayo doon, guys, di ba? Agree ba kayo doon, guys? Anyway, tuloy natin to, guys. Galing kayo, no? Sa mga ganyang time lang kayo makikita-kita, kasi nga, yung mga nakarang araw sa kanya is talagang hectic, no? Hectic. Kasi nga, nagkita ko, nag-enjoy din kayo, eh, pag wala yung stress, no? Sobra insan kasi nga aside sa boy, kinikilig ka talagang ano, ulitin na yung portion guys, pasasala po ah, stress no, sobra insan kasi nga aside sa nakikita ko siya talagang ano, nagkakatanggal stress yung kung galing ka sa pagod na maghapon na nasa vlog ka. Ikaw ba? Nakakatanggal ng research trip. Ikaw din? Nakikita mo siya? Sa gusto mo, lagi kitang ina. Nakita niyo yung reaction ni, ano, ni Rachel, guys. Ulitin natin yung portion na yun, guys. Ah. I-slow mo natin. I-slow mo ko yung portion na yun. Pagod na maghapon na nasa vlog ka. Ikaw ba? Try natin yung slow motion, guys. Ah. I-slow mo ko siya, guys. Para makita niyo yung ano. Para makita nyo yung ganda nung reaction ni Rachel dito ah. At panoorin natin to guys, i-play natin to. Hindi mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. Bakit alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Hindi mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka. Bakit alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Hindi mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka. Honey, my love. So
grabe guys, nakita niyo yun guys ha? At pasasya lang guys ha? Talaga naman yung pagtaas ng kilay talagang ramdam mo eh, no? Sarap eh. Sobra insan kasi nga aside sa nakikita ko siya para na lang oh my god talagang ano nagkakatanggal stress yung ang galing ka sa pagod na maghapon na nasa vlog ka. Ikaw ba? Ikaw din? Nakakatanggal ng stress. Ikaw din? Research drink, chocolate. Ikaw din, pagkikita mo siya? Ayaw, grabing yun niya. Grabing pinagdadaanan niya noon. Sarap? Sa kanyang research para lang matapos. So, kapag... Buti nga, ano, kahit may research ka, na-handle pa rin niya. Ano, yung itong... Grabe, nami-miss ko tuloy si Trixie. Makakatipog sa dalawa, nagmamahalan. Uy, nagmamahalan. Grabe ah. Yes sir, kalingap sir, yan o. Buti na pagsasabihin mo. Ito naman, ano yung papiling, ikaw muna Rachel, ano yung mas gusto mo? Yung season 1 o yung season 2? Season 2? Bakit? Wala, feeling ko lang mas masaya kasi hindi parang hindi sa akin tilit. Mas kumbaga sa season 2 mas nag-improve yung ano mo yung opo. Yung closeness niyo mas nag-improve po yung feelings niya kayo. Nahiya siya eh. Alam niyo guys, totoo 'yun eh. Ako tama yung analysis dito ni Rob kasi kung tutuusin guys, kung kayo titingin at agree ako doon, talaga sa season 2 talaga siya nag parang nag-enjoy no or mas na-feel niya kasi yung nararamdaman niya kay Ruel, mas nag-improve talaga rito eh. Hindi lang yung acting niya. At syempre, lumabas dito yung feelings. Yung feelings nila, tsaka yung bonding nila. No? Kung napanood nyo yung mga, napafollow nyo yung ibang mga content like Kalingap Dan, no? Talaga maramdaman mo dito yung ano guys, yung feelings niya. Especially kay Ruel. Diba? Yung bonding nila na holding hands sa ilalim ng lamesa. Grabe yung guys. At dito, talaga agree ako dito. At dito, mapapansin nyo, si Rachel ay talaga namang nahiya. Talaga nahiya siya. I mean, feel guilty yun. Naramdaman niya or guilty siya dahil totoo naman yung feelings niya kay Ruel. Talaga yung ano doon guys, yung nagdala. Ulitin na yung portion na to guys. Grabe to, ano? Mas kumbaga sa season 2, mas nag-improve yung ano mo, yung... Opo. Yung closeness niya. Mas nag-improve po yung ano. Aba ng hair pero guys nakita niya yung reaction niya doon legit walang ano yun ah walang halong chemical to legit yun. Yung season 1 medyo pilit pa siya. Pero yung season 2 hindi na. Totoo na talaga bro. Baby boy, kinikilig ka. Kahit sinabi mo yung mas gusto mo yung season 2, pares mo naman siya gusto, di ba? Pero para sa'yo, ano yung mas ano mas nakakalamang? Season 1 o season 2? Siyempre, insan, may kanya-kanyang explanation din. Yung season 1 talagang, yun talaga yung sa akin na pinaka-tense na mga ano. Kasi nga, ano, baguhan pa lang. First time. Grabe yun. Hindi man yung season 1. Grabe yun yung... Sa side ni Ruel, agree ako doon. Talagang first time yun. Lahat ng first time na andun. And then nakaka-tense siya kasi hindi mo alam kung gusto ba siya ni Rachel, ano yung magiging reaction ni Rachel. Para sa akin guys, agree din ako kay Ruel doon. Yun yung pinaka parang nakaka-tense. Di ba? Lalo na may nagkaroon ng portion na parang ayaw, bigla na bigla si Rachel, parang ayaw niya, no? Parang nagkaroon on and off, no? Pero in the end guys, eh talaga namang sa season 2 talagang, kumbaga, doon na lumabas eh. Yung mga emotions at yung mga tinginan na matitindi. Anyway, tuloy natin ito guys. At grabe talaga. Ano ko, yung mga lines ko doon. And season 2 talaga, insan, dito talagang nakikita ko na bali, natural na lang yung ano namin. Yung act namin. Talaga. Yung isa pa, bali, nagre-reflect siya sa mga kabataan ngayon. Mm. Na may mga lesson din na nakakuha. Yun ang nagustuhan ko kasi hindi lang puro kilig yung season 1, di ba? Yeah. Hindi lang parehas ng season 1 na puro kilig, puro yung katuwaan lang, no? Pero dito sa season 2, natitest yung ano namin, yung aming relationship as a friend. Halo ko naman, kinabahan ako dun. Relationship, biglang bawi, as a friend. Kinabahan ako dun, talaga namang...
Nako, so parang maano ko na si Trixie. Makakatipog sa dalawa, nagmamahalan. Uy, nagmamahalan. Uy, nagmamahalan. Pero sabi ni Ruel, as a friend, ulitin natin for sure to, guys. Yung katuwaan lang, no? Pero dito sa season 2, natitest yung ano namin, yung aming relationship as a friend. Yun. And isa pa yung aming... At least nililinaw mo, ah. Sabi ni ano, relationship. Parang si Kalinga ba rap dito, di maniwala eh, no? Pero ano daw eh, as a friend. Yung aming ano, oh, yung ano din, yung bali mga environment din namin na talagang paano namin ni-handle yung mga iba't ibang tao or mga viewers. Kaya dito sa season 2, talagang maganda siya, okay siya. Nag-improve. So season 2 yung ano niya? Season 2 yung... Ibig sabihin kahit may kontrabida, may Dr. Love, okay lang sa okay lang sa amin. Kasi para sa mga ano mga viewers na galit kay Dr. Love, okay lang naman. Okay lang po, okay po sa amin. Kasi doon namin na... Malinaw guys ha, okay na okay sa Rochelle yung ginagawa ni Dr. Love. Kaya sabi ko nga kanina, guys, di ba? Because of Dr. Love, nasabi ni Rachel na mahal niya si Ruel, di ba? Natitest at doon namin nalalaman sa aming sarili kung ano ba yung ano namin, yung dapat namin ipaglaban, di ba? Di ba? Ano dapat namin na... Saka may matututunan sila doon kasi una-una ikaw, matututo sila na kaya naman pala maghintay, no? Yung pasensya, di ba? Saka kahit may kontra, yung hindi susuko ba? That kunin mo yung moral lesson, eh, no? That's why yung iba nagsasabi na alisin yung love team, yun ang hindi nila nakita, yung essence ng love team na to, yung moral lesson din. Di ba? Ako, totally guys, marami akong lesson na ano rito dahil marami sa mga subscribers ko at mga nagko-comment. No, comment down below guys. No, na nagsasabi sila na pati asawa nila naging sweet sila sa asawa nila because of Rochelle dahil sa napapanood nila. Ibig sabihin lang, kaya nagiging sweet sila sa mga partner nila because of Rochelle dahil may nakukuha silang aral, may nakukuha silang lesson, di ba? Agree ako dito guys, talagang mayroong lesson dito. So doon nila malalaman insan yung ano, bali yung consistency, no? Kung talagang willing siyang maghintay. Andun yung consistency and loyalty sa taong hinihintay niya. And isa pa, talagang magiging role model din sa mga kabataan ngayon ng mga nag-aaral. Kasi isa si Rachel talaga sa ayun, sa kanyang ginagawa ngayon as a student, marami siyang ginagampan ng role sa kanilang school. Oo, daming mga activities na napagdaanan natin sa season 2, pero na-handle pa rin niya ng maganda. Oo, napagsasabay naman. Kaya the best ang season 2. Yun nga, doon rin siya kumukuha ng allowance, no? Doon sa yun, sa Kalingap Serye. Kaya laking tulong din Kalingap Serye. So, ayun, ano naman yung pinaka-mamiss mo sa Kalingap Serye? Yun. Well, siyempre yung ano, insan, yung talagang part na yung sumigaw siya sa mahal ko si Ron. So, yun yung pinaka-favorite. Grabe, yung gusto ko sumigaw guys, tulog lang yung mga kasama ko dito, pero grabe. Kahit ako gusto ko yun, na-miss ko yun, yung Porsche na yun. Part na yung sumigaw niya sa mahal ko si Rowan. So, yun yung pinaka-favorite episode mo? Oo, oh, yun ang talagang tumatak sa akin. Episode 7? Eh, ba, agree ba kayo? Na-miss niyo din yun? Oo, oh, yun hindi na-miss ko eh, sa season 2 eh. Sige, nalang tanong ko anong favorite episode mo sa season 2. Ay. Ikaw. Siyempre, insan, yung tumatak talaga sa mga viewers at pati sa akin, yung bilyong sumigaw si Rachel na mahal ko po si Rowell. Alam mo yung feeling na talagang nag-snow mo yung ano, bigla ko siyang hinila. Snow mo siya. Nag-smile ako dun. Oo nga, tinanggal ko nga yung iba dun eh. Kita-kita yung ngiti mo eh. Kasi nakakatawa ko si Tan. Mahilang mo na lang sa akin. Oo nga, hindi siya na-orient na talagang malakas yung pagkahila ko pala. Muntik pa ako muna pala. Ah, malakas yung pagkahila niya. Bloopers yun, sayang ah. Walang bloopers eh, no? Sana may bloopers si Kalinga Prob eh. Ikaw naman, Aresha, ano yung favorite episode mo? Favorite? Yung... Tanda mo pa. Yung last, yung tanong na. Episode 8. Kasi ano, more ano siya. Nakakaba. Yung kay Kuya Bal tsaka kay Ate Edna. Tama ba, no? Galing. Ganda yan, maganda yan. So, ayun. Thank you po ulit, mga Kalinga. Grabe.
sa nagsubaybay sa season 2 ng Kalingap serye natin, no? Starring Rowell of Malalag saka Rachel Morales. Ayan. Thank you so much po. Sana po ay nag-enjoy po kayo. Alright, ayan mga Kalingap, thank you so much siyempre number one kay Lord sa napaka matagumpay na Kalingap serye natin, season 2. Ayun, thank you so much po sa inyong lahat, number 2, sa inyong mga viewers. At siyempre, thank you sa iyo, Director Kalingap Rob, thank you so much. Supporters namin, kasi ayan, ito na po yung end ng season 2. I hope magkaroon pa po ng season 3, ano? And kung yun po yung gusto nyo, comment nyo lang po below. At wala na pong ibang sasabihin pa, kundi maraming salamat po sa inyo lahat. And syempre, mamiss ko din to. Mamiss natin lahat. Pero hopefully, may kasunod pang season hanggang sa ikasal yung dalawa. So thank you. God bless po sa lahat. Oh, matagal yung guys. Hanggang season ano na tayo, 200, ano? Pero anyway, let's see guys. Jesus loves you. Bye-bye po. Shoutout sa Koos. Grabe talaga guys, no, itong portion na to talagang for the last lang guys, gusto ko lang i-play itong portion na to. Talagang nakakakilig itong portion na to guys. Pasasya na, no, tagal na tayo guys, for the last guys, ipi-play ko lang to. Hindi mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo, bakit alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Hindi mo lang alam ang aking nadarama, pagkapiling ka, honey, my love, so sweet. Hindi mo pinapansin, hindi ako nagagalit. Guys, this maraming salamat sa Diyos at pasensya na guys, at talaga namang napahaba tayo, pero guys, it's worth it. At talaga namang masasabi ko lang na talaga napakasarap na naging part din ako ng Rochelle, no, na itong Kalingap Rob, itong ng Kalingap, no, at naging part ako ng yun, no, masaya ako guys, totally naging part talaga ako as a reactor. Masaya po ako, lalo na nagpapasalamat ako dun sa mga nagsuggest nung panahon na hindi ko kilala ang Rochelle. No, hindi ko pa kilala ang Rochelle. Marami nag-suggest sa akin na sabi ko, sino ba 'yun, no? And then nung pinanood ko, guys, ni-react ko. Ay, talaga naman ang sarap sa paramdam. Iba talaga, guys, yung Rochelle. Ako nagsabi sa inyo sa reactor. Ibang-iba po. Hindi po din ako, marami akong nakikita mga love team sa social media. Pero minsan pag titingnan ko, no, i-react ko siya. Parang umpisa pa lang, hindi na ako ganun ka sabik, no. May mga ganun portion na parang hindi ko sila feel, no. Marami nagkalat guys, pero isa sa mga love team na talaga nakita ko sa panahon ng 2023, itong Rochelle. At yung nagsasabi na scripted to, kayo nang bahala, hindi ko ipipilitin. Pero para sa akin, laman ng puso ko, naniniwala ako dito sa Rochelle. Iba yung nararamdaman natin. Makikita nyo naman sa galawan ni Rowell, sa pagtingin ni Rachel kay Rowell. So ibang iba guys, nasa inyo na yon, hindi ako mamimilit. Pero sa akin, sa puso ko, talagang marami ako nakita dito sa Rochelle, at marami din ako natutunan. At syempre, gusto ko magpasalamat syempre sa lahat ng mga Rochelle fans, sa mga lahat ng Rochelle community, at syempre sa lahat ng Kalingap supporters and partners. Maraming salamat sa Diyos, at syempre kay Kuya Bal, kay Ate Edna, at kay Kalinga Brab. At isamahan nyo dito guys sa next video reaction, at magkita-kita ulit tayo guys dito sa Kalingap, no? At abangan natin ang season 3 para sa Rochelle. And this verse sa inyo again, to God be the glory guys, and please comment down below. Bye bye guys. Hindi mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo, bakit alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Hindi mo lang alam ang aking nadarama, pagkapiling ka, honey.